Maambo na naman, pambihira na yan. Ano ka ba? Arte mo naman. Sana matapos ko to mga dreno sa loob lang ng ano ng isang oras. Alangan naman tagalan ko pa ako, madali lang mga dre, diba? Okay. Hi, Theo. Hi. Open the door. You open at the back? Yeah. I see. How are you? I'm good. Thank you. How are you? Home. What time the light opens here? Yes, the light is only one, but... pala yung ginagawa ko mga dreno. Pinalitan ko lang to. Itong flapper niya. Who? Audrey. Audrey, yeah. I meet her. Ah, so, she gave you this job? Yeah. Now you're not paying for the rent? There is a... this job is compensate a little... the job compensate a little fraction of the price. I see. That's not everything. So. Yeah. Yeah. It's good. Yeah. Every penny you save is good. You save $200, it's good, right? Yeah. But you're Quebecois? No, I'm French. You're French? From France? Yes. Ah, I see. But I'm here since 2016. So 8 years. Theo, they said that French in Quebec is different than French in France. The people or the language? No, the language. Oh, yeah, but there is an accent between... different accent. And but when you came, when you came here, yes. Do you understand right away the French, Quebec French? It depends on the person. Like, there is the people who come very far in Canada, and I can't understand. You cannot understand that. Maybe one more than two, and I have to think a lot to try to translate. But overrise at Montreal, I can understand it quite good. So. Ah, it's good. Yeah. Where are you from? I'm from the Philippines. Okay. Yeah, Filipino. So, I bought a different one, okay? Okay, sure. This one. Mm-hmm. So, yeah. Put it here. This is the old lock. Andre. Op. Kakauwi lang mga dre, no. 6:43 mga dre, no. May overtime dahil nga doon sa event sa school. At grabe. Grabing pagod mga dre, no. Hindi ako napagod doon sa ano sa mga binubuhat sa pangainaayos. Napagod ako kakalakad mga dre, no. Akyat panaog sa hagdan. Doon ako napagod. At dahil diyan mga dre, eto na naman yung araw. O petsa. Hindi, araw mga Andre, no? Araw para sa buwan na to na kung saan kailangan natin magpadala. Andito na naman tayo sa padalahan mga Andre, no? Grabe, sakit ang binti ko talaga. Tingnan natin kung magkano yung palitan. Nung nakaraan mga Andre, taas ng palitan, no? 42 yata eh.
$42. Oo nga, $42 nga mga dreno. 41.88 mga dreno palitan. Buti lang mataas-taas. Pag mababa palitan, anobo eh. Abono. Umdira. Mga Dre, yung video ko na nagkatrabaho ako, ano yan eh, karugtong nung video ko, after ko manggaling sa talyer mga Dre, no, dumiretso ako sa part-time kahapon, tapos ginawa ko ngayon, bago pa ako nagpunta ng KFC. Tapos ito, dinugtong ko lang ngayon, pagkagaling ko sa trabaho, medyo busy mga Dre, no, yun nga kasi may event sa labas para sa mga nagbabike na estudyante at teacher. Kaya nag-barbecue sila mga Dre, no? Nag-barbecue sa labas ng school. Tapos natapos siya, 5:30 na, nagligpit kami. Inabot na kami ng 6:20 mga Dre, no? Makatapos. Tapos anong oras na ngayon? 6:56 mga Dre, no? Maliwanag pa dahil pa summer na mga Dre, no? Ingat lang pre sa rent tangay. Chaps Cleope. Chaps Cleope. Yun, mga Dre, thank you sa mga concern po tungkol sa sasakyan natin mga Dre, no. Hindi, sama naman sa sasakyan, concern sa sasakyan. Yung mga concern mga Dre, no, tungkol po dun sa huling video ko sa pagpaparenta ng sasakyan. Maraming salamat mga Dre, no. Iniisip ko rin talaga yan mga Dre, no, yung ano nga, yung rent tangay. Hindi ba papalitan ng insurance yun pag nakarnap? Hindi ba mga Dre? Kasi hindi ko rin nabasa yung insurance ko sa Pilipinas mga Dre, no? Kung ano ba yung nasasakop niya. Hindi ko na pinag-aksayahan ng... Hindi ko na pagtuunan pala. Napag-aksayahan, ang pangit ng word, di ba? Hindi ko na pagtuunan ng pansin na basahin yung nilalaman ng insurance ko mga Dre, no? Pero ang sabi nung ano, ng dealership, ano raw yun, comprehensive mga Dre, no? Hindi ko lang alam kung gaanong comprehensive mga Dre, no? Kaya... Papalitan ba nila pag nakarnap kahit hindi ako yung may dala? O baka kailangan ako yung driver kung ano mangyari sa sasakyan, sasagutin, tsaka lang nila sasagutin? Kasi dito mga Dre, no, pag bumili ka ng insurance dito, let's say pinagamit mo yung sasakyan mo, hindi yata nila sasagutin mga Dre, no, yung danyos pag nasira. Kasi ano eh, sa pagbili ng insurance, may option kang ilalagay kung meron kang second driver or third driver mga Dre, no, na pwedeng gumamit ng kotse mo. Kung wala, automatic, ikaw lang dapat yung mag-drive ng kotse mo. Siguro dun lang papasok yung insurance mga Dre, no? Kung ikaw yung nagmamaneho, kung ano man yung mangyari, na kung saan kailangan ipagawa yung kotse mo dahil nagasgasan or nabengkungan, yung ganun mga Dre. Hindi ko lang alam kung ganun din ang sistema ng insurance sa Pilipinas mga Dre, no? Paano ba mga Dre? Papalitan ba pag nakarnap kahit hindi ikaw yung may dala? Yung nagsasabing mahirap bumili ng used car, totoo po yun mga Dre, no. Dati talaga ang gusto ko talaga brand new eh, brand new na RAV4. Kaya lang ano eh, ang tagal nga mga Dre, no, ang tagal ng waiting time noon. Parang siguro nagoyo din ako ng ano mga Dre, no, ng dealership. Sabi nila 3 months ang waiting time, pero hindi sigurado yun, baka umabot ng 6 months. Eh yun yung first time kong ano mga Dre, no, kukuha ng sasakyan. Kumbaga doon at doon mismo, nagdesisyon na ako na eto na yung kukunin ko mga Dre, no. So, tsaka ako lang na-realize na ano, kumbaga mali. Kasi nga, sabi nga nila mga Dre, no, si Kuya Puto, huli ko na rin napanood yung video niya, yung style, kung paano ba dapat bumili ng sasakyan. Kumbaga pag-isipan mga Dre, no, ng maigi, kumbaga kailangan mong itulog mo muna, yung ganun. Kasi nga, ano eh, hindi mura yung pagbili ng sasakyan mga Dre, no. Kumbaga malaking pera yung pinag-uusapan sa pagbili ng sasakyan, kaya dapat sigurado ka sa bibilin mo. Parang ganun mga Dre, no. Eh yun nga, siguro nagoyo nga ako mga Dre, no. Hindi naman naloko. Ano, parang nauto na kunin mo na to, parang ganun. Kasi baka bukas wala na to, yung ganun mga Dre, no. So, eto nga yung kinuha ko mga Dre, kumbaga doon at doon din, dahil nga mabilis ang approval dito mga Dre, no, isang oras lang pag maganda yung credit score mo, ma-approve na. Kumbaga, okay na approve ka na, may sasakyan ka na. Congratulations, kunin mo na lang sa isang araw kasi papaayos pa namin sasakyan, papalinisan. Yung ganun mga Dre, no, ganun kabilis dito, isang oras lang. Alam mo na kung may sasakyan ka na bukas. O may sasakyan ka na pagtapos ng isang oras mga Dre, no, ganun kabilis. Ito nga, binili ko to mga Dre, no.
Ah, inutang ko pala, inutang. Oof, kala mo makakalusot ka sa akin, ha? Sasabihin mo, binili utang lang yan, eh. Yan, ha? Inutang ko to, mga Andrea. Pagka-utang ko, de, wala akong idea, mga Andrea, no, tungkol sa winter tire or sa summer tire. Nung kinuha ko to, ang nakakabit, mga Andrea, winter tire. So, drive. Eto na, summer. Yung summer tire ko, pudpud na pala, mga Andrea, no? Di, sabi nung ano, nung mekaniko, palitan mo na to, Dre, kasi ano, medyo manipis na, baka ano na eh, kumbaga delikado na kung maglo-long drive ka. Eh so, sakto noon, mga Dre, pupunta kami ng ano, ng Toronto. Ng Toronto. So, bibili ako ng ano, ng summer tire. At 'yun ang unang pinakamalaki kong gasto sa sasakyan, mga Dre, no. Which is ano, nasa $1,000 mahigit, mga Dre, no, para sa gulong. Sabi ko, shucks! Diba? Ang mahal pala ng gulong, ganun pala kamahal. Nasa 1,000 mahigit. Tapos sumunod nun, iniisip ko rin kung sabi ko, paano kaya yung ano, yung mga langis niya ba, diba? Yung suspension oil. Ay, hindi. Mababash pa ako eh. Hindi, mga Dre, no, wala talaga akong alam sa sakyan, ha? Pasensya na kayo kung magkamali ako ng sinasabi, ha? Nagpapalit ako ng ano, ng engine oil, mga Dre, no. Tapos pinapalitan ko na rin yung ano bang tawag dito, yung transmission oil, mga Dre. Pinapalitan ko na yon kasi sabi nila dapat palitan na ng 60 or 80,000 kilometers, no. Eh 60 na. So pinapalitan ko na, mga Dre, no. Tapos ano pa ba? Basta pinagawa ko na yung dapat pagawa, mga Dre, no, kasi nga hindi ako sigurado kung paano ginamit yung sasakyan. Nung nakuha ko tong sasakyan na to, mga Dre, nasa 62,000 yung mileage niya. That was ano, magti 3 years ako ngayong ano, mga Dre, no, October. Ngayon ang mileage na ito nasa ano, nasa 88,000, mga Dre, no. So konti lang yung nagagamit ko kada taon-taon, mga Dre, no. Sabi nga ng mga mekaniko, bata pa yung sasakyan ko para magkaroon ng problema sa injector o kung lumabas yung ano-anong yung Christmas light niya, mga Dre, no. Ayun. Ang haba ng kwento, no. Ang ibig kong sabihin, mga Dre, is syempre maganda talagang kumuha ng bagong sasakyan. 'Di ba? Talagang sabi ko nga dati, ano eh. Ano ko tanga? Ba't ako kumuha ng bagong sasakyan? Eh magda-drive lang ako eh, kailangan ko lang makarating sa point A to point B. Ganun lang yung katwiran ko, mga Dre, no. Pero dahil sa tindi ng winter dito, pag kumuha ka ng sasakyan na hindi maganda yung kondisyon, eh baka kung kailangan mo siya umandar, tsaka kanya hindi aandaran. 'Di ba? Nasa kalagitnaan ka ng ano, ng kalsada. Nung isang araw may nakita ako, natirikan, mga Dre, sa gitna ng ano, no. Nandun kami sa highway. Buti na lang maaga pa, mga Dre. Yung alam mo 'yun, napakadelikado kung tirikan ka sa highway, mga Dre, 'di ba? Especially kung ano, kung gabi. Nakakita na akong ganyang aksidente, ilang sasakyan yung sumalpok sa kanya dahil nga gabi, 'di ba? Tapos nandun ka sa gitna ng kalsada. Anyway, 'yun nga, mga Dre, no. Dahil paligoy-ligoy, di ba? Mas maganda talaga brand new. Yung sasakyan ni Joby, mga Dre, mahigit 6 months yung inaabot nun. Yung Subaru na ano, Crosstrek. Dati yun din sana yung gusto kong kunin, no. Kaya lang, ewan ko, mga Dre, sabi ko, pambihira dito sa Canada. Akala mo yung sasakyan ice cream na sold out, mga Dre, no? Yung may waiting time, pambihira, oh. Ano yun? Manuel R. Last year nag-rent ako sa Bicol, Toyota, van, charge sa akin 4K, hatid ako sa airport ng last day, 7 a.m, sama pa yung bali 20K, 5 days sa Bulacan, 3K per day, Nissan Urban van, 3K per day. Medyo nalito rin ako sa binasa ko, mga Dre, no? Basta 3,000 isang araw, van yun, mga Dre, no? Urban. Rice, pag uwi ko, i-rent ko car mo, sabi ni Ricardo Dupas. Ricardo Pastor. Oo naman, sir, pwedeng-pwede. Basta susuliin nyo, ha, pagtapos. Pambira, nag-iisip tuloy ako, eh. Dahil dun sa mga, ano nga, mga Dre, no, yung rent tangay. Sabi ni It's Me, Alex. Pumipiyok-piyok pa, eh, di ba? It's Me, Alex. Dre, nagka-rental ako during pandemic. Iba ang rates kapag 12 or 24 hours within Metro Manila
at iba rin ang rates kapag outside Manila. At dapat lagyan mo ng GPS tracker, auto mo, at mahalaga na merong kakontrata with term and condition na pipirmahan ng tao. Gusto mag-rent ng auto mo for your peace of mind, Dre. Yun. Thank you. It's me, Alex. Sabi naman ni Kuya Topper TV, Kuya Topper TV, pambihira. Nabubobo talaga ako magbasa ng comment, mga Dre, no? 1.8 kapag sedan at 2.5 kapag minivan ang rental at with limit ang distance. Ang alam ko may additional charges kapag province like Baguio. Medyo may kamahalan na itong sinasabi ni Sir, mga Dre, no? Pero yun nga palagay ko, no? Kumbaga may additional charge pag malayo na, mga Dre, no? Especially kung iuwi sa probinsya. Di ba? Kasi nga malayo. Pumbira, oh. Naiiya pa daw sa iyo si Summer Kuya Rice. Hahaha, wait mo lang daw siya. Yun. Crystal, Saidi. Shout out. thank you sa panonood, no? Tama yung sabi ng isang nag-comment, Dre. Check and linisin mo earthing o ground points tong sasakyan mo. Minsan kasi naglolo sensors pag di okay yung ground. Try mo magpalit ng spark plugs dahil mura lang naman palitan. Pwedeng yung misfire dahil sa coil packs. Pero sana hindi naman, Dre. Sana nga, Dre. Makuha sa linis. Sabi ni Find the Right Bit, mga Dre, no? Pambihira. Sana makuha sa linis, no? Anyway, yun. Inaantay ko lang po, no? Na lumabas yung ano, yung error code. At sana wag na siyang dumating, mga Dre, di ba? Kumbaga nag-aantay ako pero hindi ako mainipin, eh. Kahit wag na siya dumating, kahit i-ghosting niya ako, di ba? Okay lang, mga Dre, no? Pambira, oh. Lizelle De Santos, hello po. Pwede ka maging endorser ng spicy chicken na KFC. Inshallah. Dre, pa-check mo yung air intake manifold, baka barado na. Ganyan din sa akin dati. Intake manifold. Yun? Sabi ni Jason Jimenez. Pwede, no? Ano ba yun? Baka pwede, no? Babanggitin ko, mga Dre, no, yung mga nababasa ko rito. Binabanggit ko sa ano, sa mekaniko, mga Dre, no? Pero ano, behind the scenes na. Kunyari, ano? Kunyari, ako yung may alam. Gaya nang nagsabi, mga Dre, no? Kumbaga, bida-bida daw tayo, eh. Parang, yung experience naman daw natin, parang ano lang, eh. Na Google lang. Pati si Google binalit, eh, di ba? Pambihira, oh. Hindi, mga Dre, no, ang totoo, kumbaga, sa maraming pagkakataon, mga Dre, no, na may tanong ako, talagang ginugoogle ko kasi nandun naman yung sagot, eh, di ba? Let's say, okay, express entry sa Canada, gugoogle ko. Dadalhin ako ni Google dun sa website ni Canada mismo, mga Dre, no. So, pag binasa ko sa website ni Canada, I assume, mga Dre, na totoo yung sinasabi niya. Kasi, government website yun, mga Dre, no. So, babasahin ko, ngayon, isishare ko sa inyo, di ba, o sa mga taong interesado. So, sa ganung paraan, kumbaga, nakakatipid yung mga nanonood ng oras na maghanap ng impormasyon na gusto nila, di ba? Especially sa website ng Canada, mga Dre, no, na kung saan, baka maligaw. Ano eh, maliligaw kayo dun sa ano, sa mga menu, sa content niya, mga Dre, no? Ang haba ng babasahin mo, samantalang yung gusto mong makita is kapiraso lang. So, in a way, mga Dre, no, yung pagiging Mr. Google ko, nakakatulong, mga Dre, no, para sa mga taong gustong makatipid ng oras, o kaya dun sa mga taong tamad, di ba? Tamad magbasa, mga Dre, no? Tamad mag-research. Yan, kumbaga, yan ang nagagawa namin ng ano eh, ng pabor eh, mga Dre, di ba? At wala namang masama sa pag-google. Naalala ko dati, mga Dre, nasira yung TV namin, no? Di, sabi ko sa nanay ko, buksan ko. Bubuksan ko, nay, bubuksan ko. Wag na, hindi ka naman marunong, eh. Ako, hindi marunong. Sino nagsabi sa'yo? Sabi, sisirayan mo lang yan, hindi ka naman gumagawa niyan, eh. Sabi ko, bakit sa palagay mo, yung mga marunong gumawa ng TV ngayon, sa palagay mo, pagkapanganak mo, marunong na agad gumawa ng TV yon? Siyempre, kailangan muna nung magsira. Di ba? Hindi, minsan, mga Dre, no, ang pinakamagandang teacher is experience talaga. Di ba? Sa maraming pagkakataon, yun ang, ano, yun ang magtuturo sa inang totoong leksyon, mga Dre, di ba? Kumbaga, may mga bagay na matututunan ka dahil lang sa experience. Pero, yun nga, no, kumbaga, okay, sinimulan ko kay ano, mga Dre, no. Actually, nung nagagawa ko ng battery, mga Dre, kay ano lang ako, ha? Kay Google lang ako, ha? Tsaka kay YouTube lang ako, mga Dre, no. Ang ano bang inano ko nun? Nag-google ako tungkol sa battery, endlessspear.com, mga Dre, no. Diyan yung mga e-bike, mga Dre, no. Tsaka yung mga hub motor ng e-bike. Tapos, nag-YouTube ako, mga Dre, no. Doon, dahil doon, kumbaga, okay, nagkaroon ako ng lakas ng loob
para gawin yung bagay na hindi ko alam, mga Andre, no? So, ginawa ko, nagkamali ako, natuto ako sa pagkakamali ko, di ba? Ginawa ko uli, pangalawang beses, katulong ko si Google, mga Andre, no? Tapos medyo kumunti na yung mali. Pangatlong beses, medyo alam ko na. Pang-apat na beses, alam ko na. Panglimang beses, eksperyensado na ako, mga Andre, no? So, ngayon, yun na. Kaya ko nang gawin, mga Andre, kahit wala si Google. Di ba? Ganun kaganda, mga Andre, no? Ganun kaganda si Google. Tsaka, yung hindi mo pwedeng maliitin si Google dahil... Ano yan, pinagsama-samang karanasan ng tao yung nandyan, mga Andre, di ba? Pag nag-research ka, at karaniwan sa magagandang sagot na ibinibigay ni Google is yung talagang credible yung sources, mga Andre, no? O kaya kung sa palagay mong kaduda-duda, di ba? Tingin ka ng ibang site, ng ibang link, resource person, di ba? Yung ganun, mga Andre. Pero hindi mo pwedeng maliitin si Google, lalo sa panahon ngayon, di ba? Ang laki ng naitutulong niyan. I think, kahit sino sa atin, one way or another, mga dreno, kumbaga, nag-Google tayo sa katanungan natin. Diba? Pera na lang yung mga lola natin. Peace. Siguro nga, wala akong alam, diba? Natutunan ko lang kay Google. So, what's wrong, diba? At least, ako, sinubukan ko. May nagsabi nga, ano daw ako eh, jack of all trades, master of none. Pero yun, mga dre, is ano, kumbaga, negatibo yung pagkakasabi niya, mga Andre, no? Narinig ko eh sa comment niya, habang tinatype niya, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak! Pagalit yung type niya, mga Andre, no? Kaya negative yung comment niya. Ang nakakatuwa doon, yung jack of all trades, master of none, is hindi lang doon natatapos yung paragraph na yun, mga Andre, no? May karugtong yun eh. Gugugle ko, ha? Ayan ah, pambihira dahil hindi ko naman sa ulado yun eh. Jack of all trades, pambihira. Eto mga Dre, sabi ah. What is the original saying, jack of all trades? The earliest recorded use of the label, jack of all trades, emerged in the 17th century and it didn't actually include the second part, master of none. Up until the 17th century, the term was used simply as jack of all trades and was used particularly to admire and praise individuals for having multiple talents. Diba? Ito yung ano, yung original niya, diba? Tapos dinagdagan pang master of none, pambihira to. Sino kayang nagdagdag na ito? Walastek. Oh, ito, lumabas na siya kay William Shakespeare, mga Andre, no? Si Shakespeare pala ang pasimuno, mga Andre, no? Kasi ito yung kay Shakespeare, no? A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Dinugtungan niya noon, mga Andre, no? Better than a master of one. Kasi nga, pag jack of all trades ka, parang master of none. So, this saying, which was originally meant to be a compliment, turned minor insult, has resurfaced as a compliment in today's gig economy. Okay, buti na lang mga Andre, no? Umikot din eh. Kasi nga sabi pala ni Shakespeare, di ba? Dinugtungan ni Shakespeare eh. But oftentimes better than a master of one. Pero sa ekonomiya ngayon mga Andre, no? Mas maganda na nga na jack of all trades ka. Di ba? Kaysa isa lang yung alam mo. Napakaganda ng ekonomiya ng serbisyo mga Andre, no? Kaya... kahit anong mangyari, mga Andre, no, darating at darating sa point na kailangan mo ng tao na magsiservisyo para sa pangangailangan mo. Kaya walang mali, di ba? Kung karpintero ka na, tobero ka pa, di ba? Tapos, plumber ka pa, tapos bombero ka pa. Hindi, totoo yan, mga Andre, di ba? Totoo naman eh, na mas mainam na alam mong gawin yung mga ganung bagay kesa none at all. None at all, tama ba, mga Andre? Anyway, kung ano-ano na yung pinagsasabi ko, mga Andre, no, magandang gabi sa inyo ngayong Friday at kita-kita ulit tayo bukas, mga Andre, no. Maraming salamat ulit sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli, mga Andre, no, walang susuko sa mga pangarap, di ba? Kahit madami yung pangarap nyo, damihan nyo rin yung talent nyo, okay? Bye! What's the rush?